Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Cherry, ang magiging gabay ninyo sa aralin ngayong araw. Tatalakayin natin ang tungkol sa pagsulat ng talata gamit ang mga panghalip pamatlig. Nilalayo ng aralin na ito na mahubog ang kakayahan mo sa pagsulat ng talata gamit ang paksa at ang mga panghalip panao sa unang panauhan. Hangad rin ito na magamit mo sa pangungusap ang mga panghalip pamatlig. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakasusulat ng talata gamit ang mga panghalip. Ang ito, iyan, at iyon ay mga salitang ginagamit na pamalit o panghalili sa mga bagay na itinuturo. Tinatawag ang mga ito na panghalip pamatlig. Ang ito ay ginagamit kapag ang bagay ay malapit sa nagsasalita. Ang iyan ay ginagamit kung malapit naman sa kinakausap. At ang iyon ay ginagamit kung malayo sa nagsasalita o kinakausap. Samantalang, ang panghalip panao sa unang panauhan ay tumutukoy sa taong nagsasalita o kasama ang kanyang sarili. Narito ang ilang halimbawa. Unang halimbawa, ako. Ako ay mamimili sa bayan. Ikalawa, panghalip panaong tayo. Tayo nang magbasa ng aralin. Ikatlo, kami. Kami ay magsisimba sa Linggo. Ang mga panghalip na nabanggit sa mga bahagi ng araling ito ay magagamit mo sa pagsulat ng isang talata. Ang talata ay binubuo ng mga pangungusap na magkakaugnay. Ginagamit ang panghalip upang hindi maging paulit-ulit ang pagbanggit ng pangalan o ngalan ng tao, bagay, lugar, o hayop. Tingnan ang halimbawa. Nabasa mo na paulit-ulit ang mga pangalang Jenny, Jessa, at Joshua. Upang maiwasan ito, gumamit ng panghalili o pamalit. Ang talata ay magiging para sa unang pagsasanay, piliin ang panghalip pamatlig na angkop sa pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa unang bilang, ito, akin, ang lapis ko. Ikalawa, iyan, akin, ba ang bag mo? Ikatlo, ito, doon, ay papel. Ikaapat, iyan, ako, ba ang bago mong sapatos? At para sa huling bilang, kanila, iyon ang aming bahay. Narito ang wastong sagot sa gawain. Una, ito. Ito ang lapis ko. Ikalawa, iyan. Iyan ba ang bag mo? Ikatlo, ito. Ito ay papel. Ikaapat, iyan. Iyan ba ang bago mong sapatos? At ikalima, iyon. Iyon ang aming bahay. Pamatlig at panao ang mga patlang sa talata. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Basahing mabuti ang talata.
Narito ang mga angkop na panghalip pamatlig at panao para makumpleto ang talata. Maaari mo bang basahin ang buong talata? Mahusay. Ating tandaan. Gagamitin mo ang panghalip na ito kapag ang bagay ay malapit sa nagsasalita. Angkop naman ang panghalip na iyan kung malapit sa kinakausap. Pipiliin mo naman ang panghalip na iyon kung malayo sa nagsasalita o kinakausap. Bilang karagdagang pagsasanay, sumulat ng 1 hanggang 2 talata tungkol sa paksang iyong napili. Sa lungguhitan ang mga panghalip na iyong ginamit. Isulat ito sa iyong kwaderno. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw, mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig!